Good morning mga kasirit, sa araw na ito isa magpapakita ko naman sa inyo sa paano magkabit ng PVC U-panel ceiling. Okay, let's get on. Yan, bali nakapagkabit na kami mga kasirit ng yung itong makikita nyo na to is ito yung tinatawag na carrying channel. Yan. Tapos ang ginamit naming hanger dito is gumamit din kami ng carrying channel. Yan. Tapos nilagay ko na pinaka kuwanya connector niya doon or pinaka pako niya is gumamit tayo dyan ng D1 na tech screw. Yan, mas matibay siya makasabit compared doon sa i-rivet natin kasi yung rivet is although okay siya, kaya lang yung strength yung pinag-uusapan natin dito kahit lambitinan mo ito makasirit. Tapos tingnan natin yung ito kasi makasirit, kung makikita nyo is may excess dito na more than 5 inches. Yan, may purpose kasi makasirit, tingnan natin yan makasirit. Yan kasi ibabaluktot namin yan, tapos same time is pag naibaluktot na to, yan guguntingin lang yan dyan. Ayan, guguntingin dyan. Tapos, 45 degree. Ay, 90 degree, I mean. Wala nang ginagawa na rin. Babarinahan. Tapos, lalagyan uli ng rivet para talagang lock na lock siya. Tapos din mga siya. Yan, mga siret. Ito yung sinasabi ko kanina. Ginunting yan, tapos yung kapal ng carrying channel guguntingin ulit, tapos ibabalik sa as para yan, para naka-clamp siya dito para walang kalas. Although ang ilalagay namin dito is yung UPVC panel lang, pero gusto ko kasi yung talagang matibay para yan. Naglalatag ang unang step namin dito is naglatag muna kami ng mga carrying channel, hanger carrying channel. Tapos mamaya ipagkita ko din sa inyo kung paano ilagay yung double paring dito. Bali dito natatama yung pinaka UPVC namin, yung kasha cover na kasha cover at the same time so na yung pinaka inmoldings ng UPVC namin. Okay, let's get it on. Ayan mga kasirit, naglalagay kami na kami ng double paring. Yan. Bali sa pag dudugtog ng double paring mga kasirit, yan makikita nyo yung gatla na yan, dapat dyan nyo kayo magre-rivet para pag naglagay tayo ng ceiling dito is hindi siya bubukol, wag dito. Yan, may kanal yan dyan at ganyan din yung pagdugtong. Yan, kaya na kami mga kasirit, let's get it on. Yan, bali nakapag latag na kami makasirit ng isa. Ang style namin dito, yung technique is para hindi kami gumamit ng T-joints is i-alternate namin yung mga dugtungan. Yan, bali magdudugtong kami doon, si Rojo. Tapos, dito sa gitna, hindi makita. Yan, bali sa gitna, may dugtong din. Tapos, buo na naman uli. Kanyan lang. Okay? Samahan nyo kayo mga kasirit, kinilaon. Ito luluto ng kwa ulam, yung karne, karne daw yung ulam. Bali ang presyo pala dito sa amin yan is any color is 22 pesos per
Lenial Food. Yan. Price dito sa Pangasinan. Bali yung puputulin ni Bert mga kasyarete sa doon namin siya ikakabit. Yan. Tapos yung sunod dyan, yung buo na naman. Lagay namin. Bali yung puputulin ni Bert yung 7 feet mga kasyarete. Bali 14 feet kasi to. Hahatiin lang namin para sa magkabila ang dulo. Gusto alam nga eh. Picture kan sama. Nagkabit pa tayo ng mga flashing yan. Bali yan yung ginawa natin. Tapos sa yan, naikabit ko na rin yung ceiling type na solar yan. Pinopromote natin yung paggamit ng solar kasi napakalaking bagay ito sa ating kalikasan. Okay. Bali pagpapatuloy natin namin ni Bert bukas. Yan kasi alas 5 na. It's time to rest. Okay. Maraming salamat sa nakaabot sa dulo ng ating video na ito. Huwag palayan kayo ng pumakapal. Maraming salamat. Bye-bye you!